ang nangyaring pamamaril at pagpatay ng mga pulis sa apat na sundalo sa Sulu. Handa namang mag-imbestiga ang Senado pero kailangan tapusin muna ang investigasyon ng NBI para malinawan ang issue. Si Mian Corbera sa detalye. Kinondena ng mga senador ang nangyaring pamamaril at pagpatay sa apat na sundalo sa Sulu. Ayon kay Senador Richard Gordon, malinaw na murder ang ginawa ng mga pulis na agad pinaputukan ang mga sundalo kahit pa nagpakilala ng tropa ng pamahalaan at wala silang dalang baril. Lubha rin anyang malisyoso ang pagkakatamper ng mga ebidensya ng mga pulis, lalo na sa crime scene. Hinimok naman ni Gordon ng Pangulo na ipatawag ang lahat ng opisyal ng PNP at AFP para pagpaliwanagin sa issue bakit nangyari na ang mga tropa ng pamahalaan ay nagbabanggaan. Maaring may malian niya sa umiiral na patakaran ng mga otoridad. Pero para kay Senator Leila De Lima, rub out ang nangyaring pagpatay. Tila umiral umano ang summary executions kahit pa walang criminal culpability sa mga sundalo. Tiniyak naman ni Senator Christopher Bongo, ang Vice Chairman ng Senate Defense Committee, na handang imbestigahan ng kanyang komiteng issue. Pero hihintayin anya nilang matapos ang investigasyon ng NBI na siyang inatasan ng Pangulo. Aminado ang Senador na masakit para sa Pangulo ang nangyari. Mahal na mahal anya ng Pangulo ang mga sundalo at pulis, katunayan ang suportang ibinibigay niya sa mga ito. Umaasa rin ang mga Senador na magkakaroon ng mas maayos na dialogo sa pagitan ng mga leader ng PNP at AFP na magmistaan niya sa PMA. Sina Army Chief General Gilbert Gapay at PNP Chief General Archie Gamboa ay parehong miyembro ng Batch 86 sa Philippine Military Academy. Nauna nang iginiit ng PNP na shooting incident ang nangyari, pero ayon kay Gapay, isa itong uri ng wrap-out. Sinabi ni Senator Go na inatasan na ng Pangulo ang NBI na paspasan ang investigasyon. Pero habang wala pang resulta, umaapila rin ito sa militar at pulisya na bantayan ang kanilang hanay para hindi na lumala ang tensyon. Iginit naman ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat munang ipaubaya sa motoridad ang pag-iimbestiga. Kung may investigation, magpa-participate tayo. Pero ang usapan natin sa Senado, pag-investigation, physical, pupunta eh. So, kasi mahirap naman, like for example, how do you administer yung oath or yung swearing to tell the truth. So dapat physically nandoon. So medyo komplikado yan. But kung meron man na investigation, we will participate. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times.